Now, we all face problems too big for us to solve. Marami sa atin at halos lahat sa atin ay may mga problema na alam natin sa ating sariling kalakasan at hindi natin masusol at maaayos itong suliraling ito. At minsan mas malaki pa sa ating kakailan. We are confronted by enemies too strong for us to overcome. Na marami tayong makakaaway sa paligid na higit na mas malakas kaysa sa atin. Secret prayer is the source of power, amen, for all occasions. Kung gusto mo mga kapatid na ikaw ay magkaroon ng confidence at confidence na harapin ang mga problema sa kapabila ng mga matitinding pagsusubok na ito, kailangan lang na matinding pananalangin. Everybody say prayer. Pananalangin sa ating Panginoon. Secret prayer. Instruction from Jesus for powerful prayer or praying is found in the book of Matthew 6:6-8. Sinabi po dito, the place to pray, ang lugar kung saan nananalangin. At dito yung pinakita kung anong klaseng lugar ang pwede natin patuluhan at puntahan para manalangin. Now, nakasulat dito, the place of prayer is enter into that closet. Pumasok ka sa iyong sariling silid. So, yung sariling silid mo ay isang lugar na kung saan pwede kang manalangin sa Panginoon. At hindi lang mga kapatid mananalangin sa silid na yan, kundi isasara mo pa ang pintuan ng silid na yan. Having a private audience with the Lord, ikaw at ang Diyos lang ang nag-uusap sa silid na yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Shut the door. Meaning to say, wala pong magdugulo, walang papasok sa oras na yun dahil ang oras na ito ay ikinalaga mo sa isang dihim na pinipag-usap sa Diyos sa buhay. At ikaw, kayo lang dalawa. Mga kapatid, secret prayer involves just two. Dalawa lang po ang kasama sa pananalangin dihim. Number one, God. And number two, yourself. Ikaw lang at ang Diyos, wala nang iba. The place of prayer is for the Lord and you. If this secret prayer is to be done by a believer, it's between two. It's between God and you. And you know His love will see you through. Alam mo mga kapatid, dahil ang Diyos, magamat lihim mo lang siya kinakausap, alam mo na hindi sayang ang iyong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon na lihim. Amen. Sabihin natin, mabuti ang Diyos. The place of prayer is for the Lord and you. You know His love will see you through. No problem looms beyond His care. Wala kang problema mga kapatid na hihigit kesa mga kapatid sa kayanan ng Panginoon na tulungan tayo. Ang sabi nga, there is no problem too big that God cannot solve it. Lahat ng problema, kaya mo ayusin ng ating dakila Diyos. Isang muling masigawan para ito. Ang bilis ng amen. Hallelujah. Lihim na pananalangin ay dapat magandang pagpanan ng Kristiyan. Ito po'y inubos ng Panginoon. Ito po'y dapat gawin. Hallelujah. You're not alone. And He'll meet you there. If you go to your closet to pray secretly with God, God is there to listen and to give an answer to your private prayer. Ang sabi nga mga kapatid, God has promised He'll provide. Alam niyo mga kapatid, sa panahon na tayo na nangailangan, tayo kulang sa ating kakayanan, there is a promise of the Lord that He will provide. Everybody say, Jehovah Jireh. My provider. Mayroong magpo-provide mga kapatid ng ating pananailangan at yan po ang Diyos. God has promised that He will provide. He is always on the believer's side. Kung meron man siyang kakampihan, ito ang mananampalataya. Kung binibigyan niya ng pansin mga kapatid ng pananailangan ng mga nasasamang tao, hallelujah, ay lalo niyang binibigyan niya ng pansin ang pananailangan ng sumusunod sa Kanya. Palapakan natin muli ang Diyos. Ang mga kapatid, ang mga kapatid,
ang Panginoon ang tingin niya sa mga kasalanan ating nagawa at kanyang sinilip pa rin ay ating pangangailangan. Kanyang kabuti ang ating Panginoon. Kung meron kang suliranin, meron kang problema, Jesus is there for you. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, He's always on the believer's side. Secret prayers, malihim na pananalangin, brings public answers. If you pray privately to the Lord, expect public answer. Sikreto ang nanalangin sa Panginoon, pero ang sagot ng Diyos, makikita ng lahat. Palapakan natin ang Diyos ng lahat. Kaya nyo ba yan? Kakatulad makikita ng ganyan tao na parang pinagmamalaki niya ang pananalangin.
panalangin, samantalang ang tunay na panalangin, it is secret prayer in the closet, in the locked room. Secret prayer with the Lord. Amen. Hindi ka, kung hindi mo ginagawa para magkaroon ng magandang reputasyon, kundi ginagawa mo ito dahil mahal mo ang kinakausap mo sa privadong lugar na yun. Palapakan na lang mo ito. Sumasagot sa iyo, eh wala lang talagang load yung kinakausap mo, nagtatampo ka na. Hindi mo pinapansin, hindi ako importante sa iyo. Nagtataka naman yung lalaki, wala naman siya commitment sa iyo. Paano na niya, di ba, tutugunan na parang urgent na reply. Unlike a Christian and God, there is not established relationship na meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Kailangan lang talaga tayo na ikipag-usap sa mahal natin. Amen. Pwede ba sabihin, mahal mo ang Diyos, hindi mo siya kinakausap? Alam niya na yun, pwede ba yun? Di ba pag mahal ka, talagang you say, I love you, Lord. You say, I love you, Lord. Yung buhay mo, pinakikita mo sa kanya, ayaw mo ma-offend ang Diyos. Kapag pag-usap ka sa kanya, meron kayong silent or private time between each other. Intimate. Palapakan natin yung ating Panginoon. Solitude, silence, sacrifice. You become silent so you can hear the word of the Lord more. You go in being alone with God so you can hear the voice of the Lord in the quietness of the environment. Sacrifice, you give more than what you have because you know you depend on God and you say, Lord, I give more than what I can because I depend on you. Kung ako ay magkaroon ng kangailangan, ikaw naman ang susuplay sa akin. See, may mga discipline po yan. At kasama po yung silent prayer na kung saan di mo pinakikita na ikaw'y nananalangin, pero nananalangin ka sa Diyos na buhay. Sa muli masipan mo ka. Espiritu. Kasi wala naman nakakapanood eh. Ikaw naman ang Diyos eh. Kaya makikita kung ikaw ay tunay pag sikreto at totoo kang nananalangin sa Diyos. Hindi ka magiging hipokrito. Bakit? You are doing it truthfully, though secretly, because you trust God sees what you're doing. Amen. Church, secret prayer is very important. Secret prayer even doesn't keep, hallelujah, earthly rewards. Meron pangako ang Diyos sa pananalangin na tapat sa Panginoon. Hindi naman bingi ang Diyos para di niya tugunin ang mga kailangan ng sagutin ng mga pananalangin. Pero mga kapatid, sa prayer ng isang tao na marunong manalangin sa Panginoon, hindi siya umaasa na palaging sasagutin ng Diyos na positibo ang kanyang mga pananalangin. Because there are prayers sometimes that we have that will destroy us if the Lord will answer that prayer positively. Kaya inabuti ng Diyos ako na lang tugunan yung prayer na espesipiko na yan ng natin sa Panginoon dahil itasasama natin. Marunong ang Diyos kung anong sasabihin yung tama sa atin, yung love ang sasagutin niya na oo sa ating pananalangin. Secret prayer doesn't keep earthly rewards. Hindi mo gahaman sa physical na gantimpala ang nananalangin na lihim sa Panginoon dahil ang
kanya, matanggap ang presensya ng Panginoon, ang paramdaman na ang Panginoon ay malapit at hindi po malayo sa kanyang buhay. Simple prayer, hallelujah, isn't advertised. Hindi po ito inaanunsyo. There are no accolades in secret prayer. Wala po din mga kapatid at pupulin na makatanggap ka sa iyong kapwa dahil ikaw ay lihim na namalangin sa Panginoon. At paano ka mapupulin ng iyong kapwa? Hindi nga nila alam ang ginagawa mo dahil lihim mo nga ito ginagawa. At ang nakakaalam lang nito, ang pinaka-importante na dapat makaalam nito, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus Christ. Yeah.
yung ating pangangailangan. Na kahit hindi mo naman sabihin, alam niya ito, pero dahil ito yung pangangailangan mo, obligado kong sabihin ko sa Panginoon, privately. Pero pag sinagot niya ito, publicly, kitang-kita mga kapatid, nakapag ng Panginoon sa kanyang pangangon. He heavenly rewards await those who pray secretly. Ikaw ba'y hanggang magalangin na lihim sa Panginoon? Ikaw lang ang Diyos na pusa. Humanda ka sa makalangin na gantimpala na kanyang madadala sa taong marunong manalangin ng lihim. Such grace. God listens to your prayers. He listens to our prayers, especially done privately in front of God. Secret prayer cannot be programmed. Di ba ang computer, mga kapatid? Gusto mong i-programa ito sa isang bagay na kung paano siya andar, pwede mong gawin. Controlin ang computer. Tama? Program your iPad na ito ay tutupo. Ipo-program mo ito. Gadget mo para ito yung mga nitrato na lalabas. It can be controlled. It can be, ang sabagawa ba, pwede itong maniobrahin o kontrolin. Pero pagka ikaw, pwede nga nalangin sa Panginoon, hindi mo ito pinuprograma. Automatic mo itong ginagawa. Praise God. As someone who loves someone, that is how automatic you do secret prayers in the midst of the Lord. Secret prayer springs from a quiet heart. Ang tunay na pananalangin ay galing po sa isang mapayapa at banal na puso. Hallelujah! Bumubukal po sa pusong tahimik at mayapa. Paano mo magagawa ito? Kung ito'y bagabag. Kung marami kang iniisip na mas importante pa gawin kesa ang pananalangin. Pero mga kapatid, pagpayapa ka at alam mo na ang Diyos pa rin may hawak ng kinabukasan, alam mo na dapat ka matapag. Usap sa Diyos. Secret prayer can bring awakening to the church. Marami pong mga simbahan sa paligid ang natutulog na. Marami ng churches ang nagsasara na. At ako po'y nalulungkot. Kung meron pong nagsasara mga masasamang mga negosyo sa paligid, hindi po tayo nalulungkot. Dapat lang. Pero pag nakakanin tayo ng churches nagsasara sa paligid, ako po'y nalulungkot. Parang nananalo po sa labanan espiritual ang kalaban. Na instead na ang church ay maging liwanag at ilaw, ilawan para yung mga nabubulagan sa kadiliman ay meron silang pag-asa, maligtas, mapaayos ang buhay, ay nawawalan po kahit ang liwanag na tutulong sa kanila para makita nila ang paglakad nila sa paligid ng sanglibutan ito. Dapat mga kapatid ang mga churches ay lalo pa pong dumami para mas maraming tsansa ang pag-asa na sanglibutan ang manali kesa sa kasamaan na kumakalat pa rin 24/7 sa ating paligid. Kung kayo sumasama ay sabihin nyo, siya nawa. Amen! Sana naman ang churches ay lalong dumami. Hindi para dumami ang religion, kundi para dumami ang iwanan sa gitna na mahilig na sa walang halos pag-asa. Pinasok mo ang pasyente, ang
doktor umaayaw. Ang sabi ng doktor, hindi ko magagawa ng pasyente ngayon. Hindi ko napag-aralan, hindi umabot sa aking isipan kung paano ko magagawa ng pasyente ngayon. Pinapas sa Diyos ko na lang ang pasyente ko. O di balik na naman tayo sa panagalahin sa Panginoon. Ito talaga ang susi para yung minsan kawalang pag-asa ng mga hospital ay magkaroon sila ng pag-asa. Hallelujah! Secret prayer can restore love to a troubled family. How many of us have a broken family na kahit sa ating isipan, di natin makumawari paano ito nakumpuni ng maayos, ay lumapit tayo sabay-sabay sa Diyos dahil ang Diyos ang promotor ng pamilya. Siya ang lumikha ng unang pamilya. Kaya maaayos niya ang mga pamilya ng mayroong buong suliranin. You have a big problem in your family, sibling, rivalry, almost divorce. Patamang walang divorce sa Pilipinas ang ginagawa ito ng mga mag-asawa dito sa bansa nito. Magulo, pero kung miyembro ng drug addict, drug pusher sa inyong mga kamag-anakan, kayo ay mababagabag, kayo ay nawawala ng pag-asa, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong tigilan ang paglapit sa Panginoon secretly. Speak to Him with faith, and God can solve your problem very soon. Ako'y nagagalang mga kapatid na dito po sa ating siyuga, nabalitaan ko na hindi ko alam ang detalye, pero magkakaroon raw po ng mga eskola ng bayan. At marami po tayo dito na atin ng church na ito ang mapipilya na wala na po niya kasi nang babayaran ng mga matrikula. Pasalitain niyo yung matanda na nakaratay dyan na nakarinig na pagpupuli.
ating matanda. Kung pwede pang matigil yung pouring ng mga nag-adjust-adjust na yan, okay na okay. Kasi lumuluwag ng ating pakalanda. Hindi ingay na nakakabulakaw ang ingay ng pagpupuring ng mga Kristiyano. Ang ingay na ito ang nagpapalaya sa mga diablo. Ang ugaling na pananalangin sa Panginoon, ikaw
because God is a listening God. He's not deaf nor blind. He knows what you are going through. In fact, it says that He always sides with the believer. Ang mga nangyari ng Panginoon, ang Panginoon, ang nararamdaman ng problema na daanan na yan ng Panginoon. Bakit? Naging tao ang Diyos. Nararamdaman niya na yung nararamdaman natin hirap. Hamtin, in discouragement, alam niya ito lahat. Kaya kung tayo lalapit sa Kanya, naunawaan niya yung ating binabanggit na mga problema sa harapan niya. At dahil alam niya natin, pinapanalangin, alam niya rin kung paano ito ayusin isa-isa. Ganyan kabuti. Church natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon.
yung mga teacher dyan. Yung mga kumikilos na bilingkod dyan, ay bayan ko sila. Yeah. Hindi po lang ang makarang sa public school. Binabayaran pa rin po yan ang gobyerno. Kaya dahil dyan, nag-imple ka na sa matrikula, makakaipon ka na ngayon. Hindi ka na pwede magsabi, Pastor, hindi ko makapagbigay na ikaw po, kasi. Psalms 27 verse 5. You might think that God doesn't have secret.